Ang aklat ng Isayas. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Hezekiah at nasa dingit na ng kamatayan. Kaya siya'y dinalaw ni Isayas na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh. Itatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Isayas. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak, sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Ito ang palatandaan ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari.